Nitong nakaraang taon lamang, May 10, may isang babae mula sa Colorado ang nagpa siyang mag-bike ride. Pero ang masayang pagbibisikleta sana ay naging simula ng pangungot para sa kanyang pamilya nang hindi na siya umuwi sa kanila. Ang 49-year-old na babaeng nagngangalang Suzanne Murphy ay nireport na nawawala matapos na hindi umuwi ilang oras kaysa sa inaasahan. Agad na nagpakalat ng search team at sinimulan yon sa kanilang lugar sa Chaffee County. Gumamit ng mga canine at drones ang mga otoridad para mas mapadali ang paghahanap. Umabot ang paghahanap ng isang taon. At matapos nilang mabaliktad na lahat, pati mga bato sa trail at suyuri ng bawat dako, doon na naisip ng mga kapulisan na baka hindi na nawawala ang kanilang hinahandle, kundi homicide na. Pero sino nga bang unang suspect? Well, ang mismong asawa niya. So ano nga bang nangyari kay Suzanne at bakit ang asawa niya ang primary suspect? Well, ilang araw lang matapos ang kanyang 49 na kaarawan, nawala nga itong si Suzanne Murphy mula sa kanilang $1.7 million Colorado mansion na pinaghahatian nila ng kanyang asawa na si Barry at dalawang anak na babae na sina Mallory at Macy. Mag-isa lang si Suzanne noong linggong yun. Ang asawa niya ay nasa Denver daw para mag-asikaso ng isang landscaping job, habang ang mga anak nila ay pabalik pa lang mula Idaho at nagbabalak nga na makipag-bonding sa kanilang ina. Normal lamang ang routine ni Suzanne na magbisikleta, pero nang hindi nga ito bumalik agad-agad, doon na nagtanong-tanong ang magkakapatid. At dakong 5:46 ng hapong yun, doon na sila nag-file ng missing persons report sa Chaffee County Communications Center. Sinasabing maaring sa County Road 225 at West Highway 50 na wala si Suzanne. Kaya nga ng sinabi ko kanina, nagpakalat sila agad ng search team pero walang bakas ni Suzanne na nakita. Na-notify na rin si Barry na nawawala nga raw ang kanyang asawa. At nung gabing ding yun, ay bumalik siya mula Denver. Nung una, sinasabi nito na baka naman daw inatake ng mga mababangis na hayop ang kanyang asawa. Pero hindi talaga napipick up ng mga search dog ang amoy, kaya malabo nga na inatake ng mabangis na hayop si Suzanne. Bigo silang humanap sa unang araw, pero nang sumunod, nakakita sila ng isang major clue. Natagpuan ng mga investigador ang bike na ginamit ni Suzanne at nasa paanan ito ng kalapit na burol, ang mismong spot kung saan sila nag-imbestiga nung nakarang araw. Suspecha nila itinanim ang bike doon. Halos wala ring sira ang bike at di na rin sinabi ng mga pulis kung may nakita pa ba silang ibang clues doon o wala na. Dalawang araw matapos mawala ni Suzanne, sinabi ng store manager sa area nila na si Barry daw kumatok sa bintana at nagbigay sa kanya ng note. Ang nakasulat Baby Blue Bike Helmet, Biker's Clothing. Yan ang description ng kanyang asawa, sabi niya, at sinabihan ng manager na baka makita raw niya. Medyo naguluhan ang Poncha Marker store manager dahil ni walang physical description para sa nawawalang asawa, kaya ng kulay ng buhok, height, yung bang madidistinguish mo talaga. May 14th, mula sa theory na inatake ng mabangis na hayop ang kanyang asawa, nagbago ito at sinabing kinidnap raw pala itong si Suzanne. Nag-post pa siya ng $100,000 na reward o ransom para sa kung sino man ang dumukot sa asawa niya. Kalaunan, dinagdagan pa nila ito ng panibagong $100,000. Ilang araw ang lumipas, nag-post si Barry ng video sa Facebook na nagmamakaawa siya na kung sino man ang dumukot sa asawa niya. Wala nang tanong-tanong at ibibigay niyang anumang gugustuhin ng mga ito. Oh, Suzanne, if anyone is out there,
that can hear this, that has you, please, we'll do whatever it takes to bring you back. We love you, we miss you, your girls need you. No questions asked. However much they want, I will do whatever it takes to get you back. Honey, I love you, and I want you back so bad. Lumabas ang video ilang saglit lamang matapos mag-anunsyo ng kapulisan na may nadiskubre silang isang gamit na pagmamay-ari ni Suzanne na malapit sa kanilang tahanan. Sa mismong araw ding yun, matapos mag-post ni Barry ng video sa FB, mas pinalawak na ng kapulisan ang kanilang imbestigasyon at nagsimula na silang maghanap sa mga water sites sa pag-asang makakahanap pa ng karagdagang clues. Sinabihan din nila mga kalapit na residente kung may naitago silang mga CCTV footages mula May 8 hanggang May 12. Siyam na araw matapos may ulat na nawawala si Suzanne. Sinimulan na rin ng mga otoridad na magtingin sa mismong bahay ng mga Morphew. Hindi na naisa publiko pa ang nagawang paghahanap. Pero makikita mula sa mga pictures na may mga evidence bag na nilabas mula sa bahay. So evidently may kinuha sila. May 22, nag-organisang kapulisan ng search sa kalapit na riverfront property kung saan may ginawa din doon si Barry noon. Ang Salida property ay may 12 milyang layo mula sa Murphy at hinukay nilang sariwa pang concrete slab site. Wala rin silang nakita sa ilalim noon. Tila ba dead end na para sa mga kinauukulan at nananahimik na mga ito ng ilang linggo. Sa mga panahong ding yun, nagsimula mga kapitbahay ng babae na tumawag sa istasyon at magbahagi ng mga nalalaman nila tungkol sa relasyon ng mag-asawa at sa pagkawala nito. Doon nagkaroon ng panibagong pag-iimbestiga sa bahay nila noong July 9. Matapos ang ilang linggong espekulasyon, nagsalita na si Barry. Nagpatuloy siya sa paniniwalang maaring inatake ng mabangis na hayop ang kanyang asawa o baka may nakasalubong na kakilala. The first night there was a mountain lion. The officer seen it walk by the car, so we thought maybe she got attacked by a lion. Noong katapusan ng August, nagsimula ng sariling search team ang kapatid ni Suzanne na si Andrew. Nakakolekta siya ng mga volunteers at nakapag-set up pa ng GoFundMe page para magkastusan ang paghahanap. Naniniwala siyang may kinalaman ng asawa ng kapatid sa pagkawala nito. Nang simula na ng kapulisan, natignan ang background ni Barry. Kinausap nila mga empleyado nito para malaman kung anong klase bang tao at boss itong si Barry. Dalawa sa kanyang mga empleyado ang nagsabing napasok raw nila ang hotel room na ginamit ni Barry sa Denver nung araw na nawala si Suzanne. Natatandaan daw nila na sobrang tapang daw ng amoy ng bleach pagpasok nila sa kwarto. Puro din daw basang tuwalya sa paligid at tila hindi ito natulog sa kama niya. Nagsimula sa pag-iimbestiga ang independent search group ni Andrew noong September 24 na may daan-daang volunteers. Ilang araw lang ay nakakuha sila agad ng clue at inireport ito sa FBI. Nakapick up ng amoy ang mga cadaver dogs sa isang lupain na pagmamay-ari ng mga Murphew. Nagpadala agad ng search team para tignan ang lugar. At di na nagbahagi pa ang otoridad ng karagdagang impormasyon tungkol sa naganap na search. Ang akala ng publiko ay kinalimutan ng otoridad ang kaso dahil ang tagal na nilang hindi naglalabas ng mga impormasyon. Pero ang katotohanan ay inaanalisa kasi nila ang mga ebidensya. Nangunguha ng mga witness, reports at nagbubuo ng kaso laban sa asawa ni Suzanne na si Barry. Ang naunang disappearance report, ngayon naging homicide na. Itong Mayo lamang ngayong taon, isang taon matapos mawala si Suzanne, pinaaresto na si Barry. Kinasuhan siya ng first degree murder sa pagtatangkang impluwensyahan ang isang public servant na konektado sa kaso ng asawa niya at tampering din with physical evidence. Bago siya maaresto, binenta na ni Barry ang mansyon nila dahil takot na raw doon manirahan ang dalawang anak niya kung saan di umano ay kinidnap ang kanilang nanay.
dalawang araw lang bago siya maaresto ay nabenta niya na nga ang bahay. Ang sabi ng district attorney, confident daw siya na pinatay itong si Suzanne kahit pa hindi nahanap ang katawan nito. Kahit pa may solid alibi itong si Barry na nasa Denver nga noong mga panahon na nai-report na nawawala si Suzanne, naniniwala ang kapulisan na pinatay niya ang kanyang asawa bago pa ang araw na yun. Kunestyon din nila kung bakit nga ba siya nagpunta sa Denver. Dahil nga volunteer siyang bombero, ang unang dinahilan ni Barry ay naroon siya para sa, well, training para sa mga bombero. Pero napag-alaman na wala palang training para sa araw na yun. Postponed lahat ng training dahil nga sa COVID. Dahil doon ay naging questionable ang lakad ni Barry. Dagdag mo pa ang kwento na amoy bleach nga raw ang hotel room niya noong araw na yun. Talaga nga namang pinagdudahan siya ng mga otoridad. Sa mata ng iba, perfect couple kumbaga itong sina Barry at Suzanne. Masaya ang pagsasama, mababait ang dalawang anak. Cancer survivor kasi itong si Suzanne at dalawang beses nang nakasurvive sa Hodgkin's lymphoma. Nung panahon na nawala si Suzanne, katatapos lang niya sa kanyang huling cancer treatment at nagsisimula na sana ng panibagong buhay. Sa kasagsagan ng imbestigasyon, natuklasan na rin ng mga imbestigador na may lamat na pala ang relasyon ng mag-asawa. Tila may tinatago palang katauhan itong si Barry na malayo sa mabuting boss na sinasabi ng iba. Hindi naman napatunayan yun dahil ang tanging makakaalam lang ay yung mga involved mismo. Ongoing pa rin ang trial hanggang sa mga oras na ginagawa ko itong video at ang mga detalye tungkol sa kaso ay privado. Lahat naman ng tao sa mata ng batas ay inosente hanggat hindi napapatunayan. Napakasakit na dagok ito para sa pamilya ng Murphy. Pero kung ano man ang magiging hatol kay Barry, sana ay maging katapusan na ito ng kwento sa masaklap na nangyari kay Suzanne Murphy. At sana matagpuan na ang kanyang katawan.